Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat! Ayan, ngayon po, hindi po tayo magluluto. Wala po tayong iluluto ngayon. Kung hindi po, papakita ko lang po sa inyo kung paano natin dapat linisan or mas linisan pa yung ating nabibiling chicken legs sa palengke or sa grocery. Katulad po dito sa Japan, yung nabibili namin ditong chicken legs ay debone na po. Wala na po yung buto niya. Pag malapit lang po yung Christmas, doon lang po dumadami yung nagtitinda na merong bone yung hita ng manok. Lagi pong wala talaga. Yun po yung karaniwan dito sa Japan. So ito po ngayon, ito na tayo sa paglilinis. So ito po, tinatanggal ko po yung mga litid-litid. Kailangan po natin kasing tanggal-tanggalin yung mga litid kasi po, yun po yung nagpapatigas dun sa manok. Nagpapakunat dun sa manok, lalo na kung fried chicken. Makunat, hindi siya malambot, hindi siya juicy kasi nga maraming nakakasagabal na mga litid. Tapos ito yung mga taba-taba. Di ba po maraming taba talaga yung hita ng manok? So, di ba karaniwan sa atin, hindi hita ng manok yung binibili kasi nga masyadong mataba kaya ang ginagamit nila ay yung breast po. So, kaysa breast yung gamitin natin, kung gusto nyo talaga natin ng masarap yung ating kakaining chicken, yung part ng chicken, pwede naman po natin gamitin itong chicken legs. Kaya lang nga po, linisan natin, tanggalin natin yung maraming excess parts para hindi na natin siya makain. So, ito po, tinatanggal ko po ito, yung mga ganyan, yung mga litid. Yan, pakita ko sa inyo yung mga taba-taba. Tapos yung mga excess na balat, inaalis ko din po yun. Ayan po, ito po, yung mga litid. Ayan, kasi pag di natin ito natanggal, matigas po, makunat. Makunat yung chicken. So, kailangan po yung chicken, pagka natapos na po nating linisan, hindi na po siya mamuti-muti, wala na yung maraming puti-puti, talagang medyo pinkish na. Ayan, ganyan po, inaalis ko yung taba. Ayan, nakita nyo naman ang taba, oh. Biruin nyo kung kakainin natin ito, no? So, mapupunta na talaga yan lahat sa ating, sa ating katawan. Mga taba-taba. So, ayan po, ganito po ako palagi pagka naglilinis ng chicken. Yung hita ng manok na debone na, ganyan po laging ginagawa ko talaga. Inaalis ko tong mga yung pag nahawakan niyo naman po yung balat, yung medyo madulas-dulas, naludulas-dulas siya, yun po yung tinatanggal ko dyan. Iniwan ko lang po talaga yung pinakabalat lang mismo, yung mga madulas-dulas kagaya nito. Ayan po, tinatanggal ko po yan. Kaya po ako, ganito yung ginagawa kong paglilinis. Talagang inaalis ko po yung mga taba-taba kasi po, kung chicken breast po yung bibilin ko, ayaw nilang kainin. Hindi nila gusto yung chicken breast kasi nga po, di ba, magaspang, walang kataba-taba. Pero kung ganito naman yung ginagawa ko, kahit papano,
nababawasan talaga yung mga tabang na absorb natin pagkakain tayo ng chicken legs. So ayan po, tanggal-tanggalin lang natin yung mga nagtatagong ditid-ditid. So, ito po. Ayan po, kita nyo. Wala na masyadong puti-puti. Wala na yung maraming litid. At saka yung mga taba-taba, naalis na po sila. May natira-tirang konti. Yan, pag ganyan, may nakita nyo natira. Yan, tanggalin nyo rin po. Kasi talagang hindi maganda sa katawan yung taba talaga, diba? Yan, ganyan po tanggal. Ayan, okay na po. Ganito po. Ayan. Kita nyo. Ganito ko po nililinis yung chicken legs na nabibili ko sa grocery. Nakita nyo na itong taba na naalis natin doon. Kung hindi natin nililinisan, ganito po yung nandun. Na kinakain natin ito. Pag bumili tayo ng chicken at niluto natin, ito yung mga taba at mga litid na nakakain natin. So, na dapat na dinidispose na lang natin ito kasi nga hindi nagbibigay ng kagandahan ito sa ating katawan. So, ayan po. Nakita nyo na po kung gano'ng karami yung taba na nakukuha natin pag kumakain tayo ng hita ng manok. Sana po may natutunan kayo sa video kong ito. At sana rin po, gawin na natin at yung gagamit tayo ng hita ng manok ay linisan po natin. Alisin po natin yung mga excess na fats. So, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please pa-subscribe naman po. Paki-like and paki-share na rin po ng aking mga video. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng aking mga palabas. Paalam po! Bye-bye!